Magandang umaga mga kaibigan. Welcome po sa aming channel. Ito ang Lupalo. Vlog number 11. Bahay? Bahay? Paano ka ginawa? Saan ka ba nakatira dito? Matatandaan nyo po mga kaibigan. Vlog number 10 po natin. Yan din po ang title. Pero, yun po yung unang bahagi. Ito naman po ngayon ang ikalawang bahagi. Part number 2. Nang yugto ng ating paksa, natutunan natin ang konsepto ng builder in good faith. Hindi totoo yan. Sinabi natin na ang builder in good faith ay pinaninitigan niya na ang lupang tinayon niya ng kanyang bahay ay sa kanya at siya ang may-ari nito. Ang kanyang pananatili sa lupa ay sa konsepto ng isang may-ari nito at hindi nangungupahan lamang o humihingi ng permiso ng ibang tao. Wala siyang alam o kinikilalang ibang tao na maaaring nagmamay-ari ng nasabing lupa o iba pang paraan ng pagmamay-ari ng lupa. Ngayon naman mga kaibigan, alamin natin ang konsepto ng builder in bad faith. Sino nga ba ang may tuturing na builder in bad faith? Sa pinakasimpleng paliwanag, ang builder in faith or builder in bad faith ay tumutukoy sa mga taong na nagtayo ng gutsali sa lupang hindi sa kanya. Dalawa, alam niyang hindi ito sa kanya at may ibang may-ari nito. Pangatlo, nagtayo ng gutsali na lingit sa kaalaman ng may-ari ng lupa o sa pamamagitan ng pag-abuso ng permisong ibinigay nito. Bad faith does not simply connote bad judgment or negligence. It imports a dishonest purpose and conscious doing of a wrong. Means breach of a known duty to some motive, interest, or ill will that partakes of the nature of fraud. Mga kaibigan, napa-English na naman po tayo. Nang ibig sabihin pala nito, alam ng nagtayo na mali ang kanyang ginagawa at alam niyang may halong itong pandaraya at maiahalin tulad ang gawain ito sa isang pandaraya o panlilin lang. Iba ang itinatadhana ng batas tungkol sa karapatan ng magkabilang panig kung isa kang builder in good faith at ito ay nakatakda sa ating Kodigo Sibil. Una, ito'y nakapaloob sa Article 449. He who builds, plants, or sows in bad faith in the land of another loses what is built, planted, or sown without right to indemnity. Ibig sabihin, mawawala sa pag-aari ng isang builder in bad faith ang gusaling itinayo niya sa lupa ng iba nang walang obligasyon na babayaran o bayaran siya ng may-ari ng lupa. Two,
Ikalawa, mga kaibigan, ito'y nakapaloob sa Article 450. Pakibasa na lang po. English na naman po eh. Tapos na po ba, mga kaibigan? Na ang ibig sabihin po, maaaring ipag-iba ng may-ari ng lupa ang gusaring itinayo kung saan ang gastusin ay sa taong nagtayo nito. Mas magaling ang kamay ko dyan. Po, laking disgrasya pala. Alisin ang ipinatayong gusali at muling ibalik ang dating gusali sa lupa na ang lahat ng gastusin ay sa taong builder in bad faith. Maaaring pilitin ang may-ari ng lupa, ang builder in bad faith, na bilhin o bayaran ang halaga ng lupa. Malaking gulo pala, mga kaibigan, to. Ikatlo. Ito naman po ay nakapaloob sa Article 451. In the cases of the two preceding articles, the landowner is entitled to damages from the builder, planter, or sower. Ang ibig sabihin, anuman ang maaaring piliin o gawing aksyon ng may-ari ng lupa, ang builder in bad faith ay magbabayad ng danyo sa may-ari. Tanong? Ano naman ang karapatan ng builder in bad faith kung mayroon siya nito? Sagot? Ayon sa ating Codigo Civil, ito ay nakapaloob sa Article 452. The builder, planter, or sower in bad faith is entitled to reimbursement for the necessary expenses of preservation of the land. Ang tanging karapatan lamang pala ng builder in bad faith ay mabayaran siya sa kanyang ginastos o ginasta sa pangangalaga sa lupa. Sa huli, ayon sa batas, pinakapaloob sa Article 453, mga kaibigan. Pakibasa na lang po. Nang ibig sabihin, kung alam ng may-ari ng lupa na may nagtatayo ng gusari sa kanyang pag-aari at pinabayaan niya lamang ito o pinahintulutan niya magtayo ng gusari ang isang tao, hindi niya may tuturing o may kakaila ito. Sa ganitong pagkakataon, ituturing ng batas ng pareho silang good faith at ang kanilang mga karapatan ay ayon na din sa isang builder in good faith. Muli mga kaibigan, maraming salamat po. Sana ay may napulot kayong mahalagang kaalaman. At upang makapaghatid pa kami ng karagdagang kaalaman, mga kaibigan, mangyari po lamang, inuulit ko po, lagi-lagi sa inyo. Pakilike. Pakishare na rin po sa mga friends ninyo. Pakiclick na rin po yung notification bell para po lagi kayong updated sa mga vlog namin. At huwag pong kalimutang mag-subscribe. Libre lamang po ito, mga kaibigan. Sinisigurado ko pa sa inyo na marami po kayong matututunan sa aming vlog. At anong malay nyo, pagdating ng panahon, ma-encounter ninyo yung mga problemang katulad nito. At least kahit papano, may knowledge na po kayo kahit konti. Hanggang sa susunod na vlog!